Ayon, what's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw nito. O dito guys, comment reaction ulit tayo. Dito, may isinisiwalat ang kaibigan ni Maharlika na si Kelly Kellogg patungkol di umano sa isang cabinet secretary pa yata ito na kasama nila sa isang group chat, pero nung mga panahon na siyempre group chat yan, nagsasabi na nga raw sila ng mga problema patungkol sa mga nasasakupan nila sa mga OFW, ay bigla nang nag-leave ang cabinet secretary. Ayan naman. Kagaya nitong sinasabi naman ni Mike Abe na kailangan daw yung ama ay magsalita na para tumigil na ang kanilang mga anak. Ayan. At sabi pa nga niya, ay nandito, unahin nga muna natin ito kay Mike Abe, yung pag sinabi lang niya na yung mga dilawan daw ay nakapwesto na. At diba yung mga sinasabi nga natin, sina Ochoco, marami na nga ang nakapwestong dilawan. At kaya nga, itong si Maharlika ay, kumbaga, ay naghihinanakit na yung kagaya ni sinasabi ko, si Glenn Chong, na isang lumalaban sa Smartmatic Comelec, ay wala pa yatang pwesto, na alam naman natin talaga na magkasama sila ni Attorney Vic Rodriguez, sila ni Larry Gadon na nagtatanggol kay BBM noong 2016 pa. Bakit wala sila sa pwesto? O pakinggan natin itong sinasabi ni Mike Abe dito. Yan, ay pag nagsalita ang Malacañang, nagsalita ang Pangulo. Yan, dapat. Ay, Pangulo siya ng bansa eh. Siya yung ating ama. Yun. Di ba pag ang mga anak niya ay nakakatampuhan, pag yung mga anak niya ay may something, yung mga anak niya ay parang nakakahiwalay or hindi nagiging malapit sa isa't isa, yun ang obligasyon ng magulang. Tanungin nyo mga anak, kung hindi man sabay sa bahay, kausapin mo isa-isa, or basta ay gawan mo ng paraan na maging solid yung mga anak mo, malaman mo kung anong problema, bigyan ng solusyon. Yun ang obligasyon ng isang ama. At ang ating Pangulo ay ama ng mga Pilipino. Siya yung ating ama bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ng 110 milyong Pilipino. Kaya ako, sinasabi ko, kung gusto niya, eh nasa kanya yon, dapat magsalita siya tungkol sa mga anak. Yun, nakakala mo. Kung hindi naman nagagawa dahil sa dami ng mga ginagawa, trabaho, busy-busy, so yun ang papel ng mga advisor. Yan, ay, advisor. Ay, identify kung nasaan ginagawa ng mga advisor na yan, sumusweldo lang. Ayun, matigil nga kita dyan sa advisor na yan na Sir Mike. Parang hindi ko na nga naririnig si ano, si National Security Advisor Clarita Carlos. Nung una, pagkaupo pa lang eh, napakaingay eh. Parang anong nangyari? Parang biglang tumahimik. Napagsabihan na ba? Manahimik ka na lang dyan? Ganun ba yon? O let's just talk privately na lang ba? Hindi na ba pwedeng imedia kung ano yung napag-uusapan? Kung wala eh. Hindi natin naririnig, Sir Mike eh. Papasarap lang sa buhay. Yun na nga. May media advisor, political advisor, yun. Legal advisor, national security advisor. Yan po yan eh. Oo. National concern na kasi ang issue eh. Eh baka naman totoo yung sinasabi ni kagaya niyan. Yung sinasabi nyo, September, hindi, hintayin pa natin, may sasabihin pa siya rito. Hanggang December daw ay talagang ipu-full blast na. Pero ang sinabi ni Kellogg's ay parang ayaw pang mag-upo si Pangulong BBM dahil hanggang December daw ay ayon kay Kellogg's ay pakinggan natin niya mamaya yung sinasabi niya na meron pa raw kasing mga tauhan si Senator Bongo. Oh, akala ko ba unity? Bakit
pinag-iinitan yung mga tauhan ni Senator Bongo. Naku po, naku po. Parang hindi yata magandang unity pag ganyan. Definitely national concern. Baka hindi nyo alam. Pag-aralan nyo ang issue ng national security. Pagka Malacanang ang nagiging topic ng social media at ng lahat ng taong bayan, yan po ay part na ng security. Yung political stability dapat mapangalagaan yan, dapat matatag. Kaya hindi man ako nagmamagaling, binanggit ko na yung mga pangalan, yung mga posisyon, hindi ako nagbabanggit ng tao. Yung mga advisor na, kaya nga sila nandyan. Ano, bakit sila nandyan? Kaya nga sila kinuha ang advisor, kaliwat kanan, sila yung maggagabay sa Pangulo. Sila ang mag-a-advise sa Pangulo. Hindi yung magsisip-sip lang. Hindi yung tama, tama. Matatakot sa Pangulo, hindi yung mababalimbing lang. Hindi ganun. Kinuha sila para gumabay sa Pangulo. Para ang Pangulo aware sa mga nangyayari sa bawat division, bawat section, bawat lugar ng Estado. Sa loob at labas ng Metro Manila, sa loob at labas ng Malacanang. Ang problema, wala pa akong narinig na cabinet secretary o advisor o ano man na nag-advise talaga eh. Yun lang. Dedma-dedma lang eh. Dedma-dedma. Kapag tumating araw, magkaroon problema, mabulaga na lang kayo lahat. Mabulaga tayo lahat. Ano ito mangyayari? Bakit ganito ba? O di nagkasisihan pa. Lahat kayo nabulaga. News blackout eh. Kasi nga, sabi nga ng Pangulo, advice ni Pangulong BBM kay TP na manahimik nga daw muna. Kung pwedeng kausapin, kakausapin. Yun po yun, Sir Mike. Ayan dito, pakinggan na natin ang mga pasabog ni na Maharlika at Kellogg's dito. May mga pasabog sila dito, ha? As a president, dapat he can decide during the difficult times. Yes. Yung example mo kanina, eh paano kung may nag-impluwensya o may nagtatantrums? That's the thing, madam. That's the thing. Ako ha, I have to be straightforward. Wala akong connection ngayon dyan sa loob. Okay. Ito lahat. Okay? Oh, I think I remember, di ba? Merong cabinet secretary na nasa group chat. ito yung revelation ko. Revelation ko. Hindi ko lang pangalanan. Okay. May group chat. Cabinet secretary, ha? Nandun ang cabinet secretary. Siyam kami, labing isa. Nandun ang mga ASIC at USIC. At nagsama ako doon. Ako lang walang posisyon eh. Merong isa din leader sa isang country, isang bansa, asking for help about the distressed OFWs na magpatulong na ganito, ganyan, ganyan. At the time of President Duterte, may maraming group chats. Mga leaders, mga OWA people, mga taga Department of Labor, mga ambassador, nandun lahat. Kasama tayo dyan, yeah. Kung may isang leader doon na, oy, may point of contention, point of concern, mayroon isang OFW dito na nangailangan ng tulong, ganito, ganyan. Taga-OWA, mag-address ka agad yan. Ipalagay ang concern lahat, ang complaint form lahat. Taga-DOL, nandyan ka agad yan. Action ka agad. Pero ngayon, the same scenario na nangyayari, nandun ang isang sekretary, instead of addressing the issue, left sinabi niya, alis muna ako dito sa group chat ha. Nag-left out. What the heck? How can you solve the problem? It is presented to you on a platter. Umiiwas obligasyon. Pero umalis ka. Umiiwas obligasyon. The problem was presented to you. You should delegate it to the right authorities. Naku, mga dapat pangalanan mo yan. Pwedeng mag-provide ng solusyon. Instead na blank left the group. Yes. Sabi ko, what Black left the group. Yeah, it's the same nangyari. Nangyari sa amin, yung mga kinukwento ko sa kanina. Ano nangyari? Dapat pangalanan mo. Ikaw na yung problema. Ikaw na yung dinala ng problema. Bakit ka nag-lift ng group? Ikaw ang secretary sa cabinet post. Why is that? Can't you not delegate it to the right people na makaano? Kaya well, sabi ako, siguro nakapwesto na sila. Wala na silang pakialam sa taong bayan. What the heck? At unlike ha, ako, I commend Secretary Mamao, Ambassador Adnan Alonto sa Saudi Arabia. I commend them. Noon sa kapanahonan niya, ang dami yung problema sa Saudi, mga inaapi, mga OFW na ano.
mag-message ako sa group chat namin or directly to the ambassador. Magsabi ka, Kelly, we'll take care of it. Pinasubmit ko na sa staff ko. Or Kelly, my papers na kami niyan, you know, we are already doing what we can on that. Nandun na yan sa abogado. Lahat, magsagot yan. Kahit madaling araw nandyan, yan ang mga tao na kailangan natin sa gobyerno. Tama, ganyan dapat. Actually, mga inaway tayo na mga, nakapalangga, may mga inaway, may mga binolja kami ni Kelly na mga tao ni Pangulong Duterte. Alam nyo yan, yung mga nakakapano. So, binoboljak talaga namin, head-on ang boljakan. Pero kapag mini-message natin. Correct. Sasagot sila. Sasagot sila. Ako ha, ako hindi ko na-mention pangalan niya dito. Very close kami noon, pumunta ako dyan sa Malacanang, you know, and siya yung liaison or coordinator sa mga leaders ng FW, mga bloggers. So, kung ano ang pangangailangan, may mga problema, i-contact namin siya. Pero there was a time na ang uncle niya na isang cabinet secretary, binulja ko, sabi niya sa akin, Kelly, how dare you doing that to my uncle? Sabi ko, nothing personal, ano lang to. I know. Kilala ko yun. Yeah, kilala mo yun, di ba? But in spite of that, na nag-away kami, kasi binulja ko yung uncle niya, pag merong kailangan magpatulong na OFW, through us, kasi marami kayo nagbe-message sa atin, gagawin nila. Okay, Kelly, pinadala na namin yan sa OWA, pinaano na yan, inano na namin yan sa DOLE. Ganyan sila. Kami, messenger lang. Pero kahit inaway-away namin yan sila, Secretary Andanar na, ilang beses ko yan ay nanonood. Pero mag-text, mag-reply, Senator Bongo, di ba? Yan ang tamang ano. Ngayon, wala ng platform kasi I don't know for whatever reason. Ngayon, what seems to be the problem, President Marcos? I mean, you are the driver. You are the captain of the ship. Yung, tell us what magsalita. Seems to be the problem. Na. Kasi ang mga OFWs, dito, wala silang avenue na mag-reach out sa mga ahensya. Sa mga ahensya. Ang pinakamalapit sa kanila is mag-PM sa mga grassroots leaders o social media bloggers. Yes. At yung iba daw na blogger is sin mode lang. Diba? Chismis lang ang inaano. Tayo tumutulong in our own humble way. Yung iba, uy, chismis lang ang gusto. Ayaw nila ng ganong responsibilidad sa mga tao. Yes. Diba? Ayaw nila ng ganon kasi they're not that kind of person. Tama. I don't know kung na-follow mo yung mga vlogs ko kasi busy ka. Mm-hmm. Ito nga yung concern ko, bakit after election, may mga group chats kami, yun na during na dissolve. Yung mga na-dissolve, at nagsialisan yung mga supposedly staff ng BBM na point of contact namin na to address the issues of the Filipino, not only the OFW, but yung mga Filipino sa Pilipinas na may mga concern sila na ito sana yung tayo na mag-uugnay na, sir, ito wala na, itsepera na kayo. Ito nila sa mga, kung saan mga ahensya para to solve the problem. Correct. That's the third part. Yun ang wala sa gobyerno ngayon. Yun. Kasi sa panahon nga ni President, you are always, some people may ask, why are you always comparing Duterte? Because he is the barometer. He is the predecessor. At the time of Duterte, we are comparing him to Aquino because Aquino was before him and so on and so forth. That's the standard that we had. He set the standard high. Ang sa akin lang is, nasanay tayo na merong ganyan at action agad. Diba? Yun, tama yun. Action agad. At kung ano ang magandang ginawa ng last administration, pwedeng i-adapt. Ganun dapat. Para maganda ang takbo. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong style ngayon na nagkakagulo na nga. Yun lang. Pero ngayon, saan magpunta ang mga OFW? OFW give remittance in a year, 12 billion in a year, accounts for 6.9% of the GDP sa bansa natin. You cannot set them aside eh. Tapos na ba ang eleksyon? Wala na ba kaming gamit? I'm just asking, this is not a form of declarative statement. This is a questioning statement. Ano ang nangyari? Ano ang asking para sa sarili natin? Precisely the case. Hindi to para sa amin. Para to sa mga OFWs na nangangailangan. I am still part of that group chat na nag-alis ang cabinet secretary. Pero what can you do? Iba ang vibe. Iba ang aura. I understand. Busy sila. Okay. Kumbaga,
nagpapakiramdaman. Pakiramdaman kasi baka kung ano ang mga masabi, nako po. Siyempre umalis na nga yung cabinet secretary, di parang ano na. Wala nang access sa gobyerno. Hindi na may parating yung inyong mga hinaing, ika nga. Sa panahon ni President Duterte, parang ang dali lang. May magpatulong, meron ka agad. Hindi, totoo yun. Hindi sa pagkukumpara. Kasi kung naalala ko, di ba 2016 nanalo ang Pangulo, halos lahat ng pumupunta, di ba, dito sa Amerika ng mga secretaries niya, kinokontak yung mga vloggers. Correct. Para you'll be part of the, yung mga, what do you call it, yung mga events sa consulate, o yung mga speaking engagement. Correct. Nila. So with that, ma-share natin o ma-call out natin sila kung ano yung pangangailangan ng mga Pilipino dito sa Amerika. Tama. Ano totoo yan, di ba? Pero ngayon, ultimo nga yung mga staff lang, hindi naman secretary, staff pa lang yan ha, yung mga simpleng position lang, isnabera ang mga hitad. Parang akala mo, talo pa ang presidente kung umarte-arte. Ang sa akin lang, ganito kasi yan. People would always say, why are you comparing Duterte to President Marcos? They have different style. I understand that. You know, they have the unorthodoxy President Duterte. Si President Marcos is like the presidential thing. Like, you know, the standard benefiting to a president. Ganun ang style niya. Ang conventional si Duterte. Pero ang sa akin lang, they might have a different style. But if yes, I am, ako, hindi man ako pangulo, if I am the president, ordinary mortal man ako, whatever is the best practices of the previous administration, dapat ganyan. To improve your craft as a leader, as a head of the nation, you should pick up those best practices and apply it to your governance. Yan, and pumaganda. Do not automatically cut it off. Katulad sa panahon ni Noynoy Aquino, na i-cut off niya lahat, ang kay galing kay Arroyo, ang style niya, kasi ayaw niya, kalaban niya. At one thing ha, ito, revelation ito ha. Yeah. Ito, i-mention sinong nagsabi sa akin. Ayan. Kaya daw natagalan yan ang pag-appoint ni President Marcos sa mga ibang posisyon. Nako po, give yan it na. Until like December or so. Yan na. Kasi daw, hindi, meron pa daw mga tao na naiwan dyan na mga tao ni Senator Bongo. My question is, di ba't kaalyado ang DDS, Duterte, and Win Bongo supported President Marcos and of course Inday Sara during the campaign? Uh-huh. Kung may naiwan na mga direktor o mga tao ni President ni Senator Bongo diyan sa ni President Duterte at Senator Bongo sa opisina, don't treat them as kalaban. Treat them as kasangga. Why do we have to be, oy, magbantay tayo kasi may mga tao pa ni Bongo dito? Eh, magkasangga tayo eh. Ang kalaban natin ang Dilawan, ang mga komunista. Dilawan na nga ang ipupuesto. May nakaposisyon dyan. Dilawan na nga ang ipuposisyon, kayo naman. Oligarch na nga ang ipuposisyon. Yun ang ano nyo. Yun ang, di ba si Pangulong Duterte anti-oligarch? Diba? Kinalaban niya yung mga oligarch. Kaya ngayon, pro-oligarch na naman tayo. Iyan na nga, dahil nga ang mga kasama nga sa party daw, sabi ni TV, si TV ang nagsabi ha, na nandun sina Aboitiz, sina Ayala, kung sino-sino pa. Bakit ang questionable na pagkaloyalista pagka sila ang nakaposisyon dan? Diyan, do we have a vacuum of talents and skill sets of right people to be at the to be put in place? Wala bang magagaling na mga kaloyalista? Marami. Yeah. Sobra-sobra. Go ahead. Sorry. Alam mo, Kel, hindi, ngayon ko lang narinig yan ha, yung consideration mo. Actually, wag mo na tayong lumayo. Pag meron ngang mga nakaupo during yung mga na-appoint, eto ha, nakarating sa akin, na-share ko na sa kanila, during Vic Rodriguez time, dapat daw pulbusin lahat yon. Nako po, yung that is wrong. During. At pag merong connected kay Maharlika,
Kaibigan ko ni Maharlika, dapat i-cancel yun. Naku po. Ba't hindi pala ang cancel culture? Kala ko dilawan lang nagka-cancel culture, di ba? Yeah. So, ay, kala, ito lang sa akin. Kala ko ba unity? I hope the president would realize that. Kasi every 3 months or every 4 months, lalabas ang rating sa SWS Pulse Asia. Ngayon, mataas pa yung rating niya kasi first time pa siya. If he won't take care of the people who helped him during the campaign, this is the law of mutual beneficiary. Mga tayo, supporter niya, we put him in place kasi we thought and we believe that he will do something good. Our faith is in him. Hindi madali maging pangulo. That's why we supported him. Regardless of his intricacies, we wanna correct and improve his craft. At exactly. Ang sa akin lang, he should listen to the grievances of the people kahit nasa baba. Yun ang magandang ehemplo, I'm sorry, na ginawa ni President Duterte. Nakikinig siya sa masses, nakikinig siya sa mga tao. Yeah. Ngayon, I felt it sa President with the new administration. I don't think may nakikinig sa atin. Nakikinig o palabas lang sa pikas? No, parang tingin nila sa akin. Yun ang pansinin yan si Marlica at si Kelly, mga basura lang yan. Mga basura, but we spend time, resources, and dollars to during the campaign on our own lang. Diba? I know. Sabi pero lang, tayo nang hihingi ng posisyon. Tsaka never ever kasi we're enjoying our life here. That's right. Ang sa akin lang, madam, whoever is influencing the president or whoever nakikinig sila ngayon at the circles of the president, hear us. You are not our enemy. We are allies from the very start until right now. But we call you out. Constructive criticism, ika nga. Dapat yan, makinig ang sa ano, kung ano ang pagkakamali ng administrasyon. Dapat pakinggan nila ang mga kritisismo, yung tinatawag na constructive criticism. Because nadarama namin ang mga nararamdaman ng marami sa baba. Hindi lang ako, hindi lang si Madam Maharlika. It just so happy na kami ang may chance na makapagsalita sa inyo. Hear us out. This is not for me. I am not running in a public post. I'm not aiming any government position. I want the government to succeed. That's why, as early as now, we have to call them out. Right, Madam? Diba? Yes. At one thing, yun ang sinasabi na, may mga tao pa si Senator Bongo. Naku, kalaban ba si Senator Bongo? They supported your administration during your party during the campaign. Hindi nga siya tumakbo ng tuluyan. Oh, ng tuluyan, di ba? Hindi kalaban si Senator Bongo. Ang kalaban natin ang mga dilawan na naging pulahan. Ang kalaban natin ang mga tinalaga dyan na may mga bahid na korupsyon. Paano yun tayo mabangon muli kung may issues of corruption? You are questioning the, hindi ko yun kilala, si Pastrana. Oh, may issue yan, ganito yan. You are questioning Vic Rodriguez. Oh, ganito yan, may issue yan. But you don't, whoever that is president ng sweepstakes, may bahid yan na korupsyon. At one Robles thing sa inyo lahat sa gobyerno. Yes, sa inyo lahat yan sa gobyerno. So whoever man. 30 million yun. I read that. Yeah. Yeah. So, ang sa akin lang is, we have to start from the scratch. You cannot scratch my back or I'll scratch your back. We have to start from the basic. Paano unlad ang bayan kung ganito ang style natin? Diba? But don't get me wrong. I still have my support and my faith to the president to succeed is still there. Yet I want him, parang short-term plan, short-term goal, long-term goal. In short-term goal niya, he will be able to deliver this and that in 6 months' time. Ang long-term niya, in 6 years' time. Para bang corporate management ba? So ang sa akin lang is, sana President Marcos makinig ka. Sino man yung nag-influence sa'yo, sino man yung handler sa'yo, or even the First Lady, kung ikaw ang nag-influence kay President Marcos, makinig ka, pakinggan mo kami. On the first place, we elected your husband, not you. But we respected you because you are the wife of the president. Please hear us. Hindi to para sa amin. We supporters lang ninyo kami. Pero ayaw namin na mawalan ng suporta si President Marcos. Kaya we're calling you to straighten the path and to make it right. Hindi man to para sa amin, para man to sa inyo. Kayo ang nasa position, kayo ang... You know, I mean, 6 years is not a lifetime. Ayun na nga, ang sinasabi ni General, meron na raw
magiging epekto kay Sandro kung sakali man tumakbo bilang presidente pagdating ng araw sa mga ginagawa ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Yun, kasi nga, siyempre, maaaring maepekto na nga dahil tingnan mo ang mga ginagawa ngayon. Yung unity, lahat pala, unity sa Dilawan pala talaga. Pero, dahil yung mga Marcos loyalists ay hindi na nila inisip, yun pa ang nabubuwag ngayon, yung mga Marcos loyalists. Yung mga, kumbaga, ay nagmalasakit. Ang mahirap, marami o may mga oligarch na pumundo. Yun ang mahirap ngayon. Kaya, napupwesto yung pambayad ng utang. Ayun po. Kaya guys, tuloy pa natin ang pakikinig. Serious lang yan. He has to succeed, right? But we have to support him, but he has to straighten up and gawin ano ang dapat. Diba? At, eh, yeah, tama ka. Dapat marinig talaga. Instead na sabi ang term ko dyan, Kelly, is ipuslit ang mga official documents. That's wrong. Whoever does that. Ipuslit. I challenge. Hindi ko kasi kilala ng mga tao dyan eh. Kasi noon, madali lang sila i-text. Mm-hmm. Madali lang i-text. At one thing, this is my unsolicited advice. Whoever is the head of the PCOO, whoever manage of the Malacanang media bureau, whoever manage everything, all the entities. Ito yung ginawa namin sa panahon ni President Duterte. Meron liaison officer from PCOO. Nandun ka, Madam Halika, nandun ako, nandun yung ibang blogger, kahit yung iba, they don't see eye to eye, nandun sa ano. Text blast, pak! Ito yung ginawa ni President Duterte. Yeah. Text blast lahat. Lahat spread out yan. Like a web. Boom. Good, kasi good, ang mainstream media, panay-panira, text blast din, mag-wakang Rappler, Inquirer, tinapata namin yan. Have you noticed at panahon ni President Duterte, very effective ang social media? Yeah. At yung si Madam Marlica mag-post ganito-ganyan, yung ibang blogger ganito-ganyan, parang synchronized lahat. Kung atakin si President Duterte, pak, nandyan tayo lahat. Ngayon have you feel that? Hindi, wala yan. Tingnan mo, nagkawatak-watak. Tama ka, naalala ko. Thank you for reminding me. May text, may talagang text ano yun eh. Synchronize yun eh. Ito yung ginawa ni Pangulong Duterte. Ngayon, yung newsletter, may mga email kami during the campaign, yung mga leaders, mga BBM supporters, kinat na yun lahat. Dinisolve na nila. Even yung mga newsletters nanalo na eh kay BBM, wala nang ganun. Tapos nag-left the group na yung mga staff niya para goodbye. Diba? Parang, tapos na. Ano mo ipagtatanggol ang presidente kung hindi mo alam yung mga issue, kailangan mo pang halungkatin. Correct. Kasi, so, yun ang best practices na dapat inalam nila at they continue it. Kasi sa panahon ni President Duterte, the media is very, very rampant and very vicious attacking him left and right, night and day. Ang ginawa sa mga PCOO, text plus sa lahat, mga malalaking vloggers, sila Maharlika, sina Muka, sina lahat eh, sa sila. Tapos, mga you know, big and small, helping, pack, defend dito, defend doon, ganyan. Ngayon, wala yan. Sinong magdepensa? Nagwatak-watak ka ang mga vlogger. Nagwatak-watak ka, away-away nga. Ito, ganyan, faction. Madam, whoever is managing them, please learn, listen, lesson from the past. Learn lesson from how the Duterte government able to manage the social media group. At hindi lang yung social media group mo, pati yung sa iba, sa labas. That's really good observation. Kasi ang ginagawa nitong mga, you know, mga digital media, okay, ang tawag ko yung mga attack dogs ng, you know, nila. Ito yung mga digital media na supposedly pinagkakaisa mga vloggers para nakipagkompetensya sila. Parang gusto nila, ito napansin ko to nung during the campaign period, gusto nilang kunin lahat yung credit na sila yung naghirap sa campaign ni BBM. Yo. So gusto nila sila lang. Ito yung mga tao nasa likod ni BBM. So yung mga vloggers, especially sa Pilipinas, yung small, maliit man yan ang following nila, ang tingin nila dyan, basura. Baby vloggers na. Tingin nila dyan, wala namang sinabi yan. Yung iba dyan, di naman nakatapos ang pag-aaral, di naman yan elite eh. Diba? Hindi naman yan ganito eh. So
Naramdaman ko yun kasi umuwi ako doon. Na-feel ko yun. Ako, madam, here's the thing. That's the good thing with the strategy, the social media strategy of President Duterte, no? Blogger, big and small, supporting him is still a support. You should not disenfranchise. Ah, maliit lang yan. Ganun. Bakit? Kahit maliit lang yung followers nila, kung organic naman, hindi naman mga trolls, hindi naman troll army. Hindi naman binili yung followers. 5-8 million, 10 million, 2 million nga ang ano mo, pero puro mga Indian yung Pakistani yung follower mo. Ano yan? That's true. I mean, you know, by the number, no, it's the engagement. Ang sa akin lang din is, you know, part of supporting the government is to call out the government, is to call out the administration. Pero ang problema is, nakikinig ba ang Pangulo? Nakikinig ba ang staff ng Pangulo? Are they willing to send the message across to the president or the team of the president? Wala. Instead of listening to our voices, kina-cancel pa nila. Yun pala lagay na karating sa akin, Kelly, na Maharlika, hindi na muna ako mag-share o magla-like ng kung ano-ano mo kasi baka madamay ako. Sino ako? Parang, what the heck? Ako ba kalaban? Huwag namang ganyan. Huwag yung patutuhanan na diktador kayo kasi we are in democracy. That's why we support President Bongbong Marcos and his administration. Kasi nga, we ipakita natin sa media at sa mga dilawan at sa mga komunista na hindi diktador si President Marcos. Don't tell me may nagdidikta sa kanya. Yun lang. President Marcos, makinig ka naman, BBM. Kinampanya ka namin, pakinggan nyo naman kami. Yun lang. Hindi lang ako nagkumpanya, 31 million ang bumuto sa iyo. I mean, you know, we are just bringing ano yung... Actually, yung pinaka-sad part, Kel, na nakita ko, syempre yung ano natin, slogan natin, babangon muli ang Pilipinas. Yung ano na ko narinig mo na may isang diehard supporter doon na matanda na si Nanay Rosita. Yeah, yung na-fall. Sa head card. Yeah. Walang na-fall. Nagbangon muli. I'm sorry for that. Yeah, I'm sorry. Wala man lang bumangon. So ang sa akin lang you know, how can we, you know, there is always a compromise and there is an any issues even at the panahon ni President Duterte. May mga ayan comment tayo dyan. Ibang-iba talaga. Yung, kumbaga, yung puso ng isang Francis Leo Marcos. Kung makikilala mo ang isang Francis Leo Marcos, kahit sino kinakausap, kahit na supporter ka lang, vlogger ka lang, supporter ka lang, naku po, ganun, down to earth. Ewan ko ba kung parang ang nangyayari ngayon nga, ultimo vloggers na nung matapos na nga ang yung mga kagaya niyan, sina Maharlika na sinasabi na nga na pinutol na ang kanilang mga ugnayan. Ibig sabihin, tapos na ang pakinabang sa inyo, yung mga, pati yung mga staff ay pinaalis na rin. Lalo, ayaw nilang mapulaan, kumbaga ayaw nila na makriticize kung yun man ay tinatawag na constructive criticism. Yun ang ayaw nila siguro. Tapos kaya nga ngayon, wala nang unity. Yung mga vloggers, imbes na mag-unity yung mga vloggers nga nila, ay wala na, nagkakasiraan na, halos lahat na eh. O, tingnan mo, iisa ang sigaw. O, tingnan mo si Mike Abe, nagsalita, kailangan magsalita na raw ang Pangulo. Aimee Marcos, magalit ka na. Halos lahat naman, Mr. President, yan na ang sinisigaw. May mga iilan pa na nagsasabi na pagbigyan pa raw natin ang presidente dahil kakaupo nga lang daw. Yun naman. Ay baka, yun na nga, yung sinasabi ni na Maharlika at ni Kelly Kellogg's ay mabulagan na lang tayo na na-penetrate na pala ng dilawan. Eh siyempre, dilawan pa rin ang kalaban niyan. Oligarch pa rin ang kalaban. At ayaw nilang mag-succeed si Pangulong Marcos. At may nagsabi na nga yan, baka in 2 years time, pag ganito lang na ganito, baka bumagsak.
baka magkaroon ng tawag nito, auster. Magkaroon na naman ng auster kung hindi siya hindi niya mapaganda ang takbo ng kanyang administrasyon. Ayun po. Ayun guys, kaya medyo umahaba na naman ang ating mga video. Kaya ito, konting shoutout lang tayo dito. Dahil kukunti lang naman ito. Ang apat lang. Shoutout na rin natin. Ito yung aking latest upload. Si Auring Gakuya, Solid FLM, walang iwanan. Ito naman si Josephine A. Luna, FFCI, Mandaluyong chapter. Oo nga po, Karuman, tapos nadamay pa si General Bantag. Kamag-anak po namin si General, mabait po siya at naniniwala kong wala siyang kinalaman po dito sa nangyari kay Percy Lapid, tapos sinuspindi ng 9 days daw, sabi sa balita. Hindi lang yata 9 days ang alam ko. Ngayon naman. Eh siyempre, tinatanggal na nga yung mga nasa dating administrasyon dahil nga, sabi nga ni Kellogg's, di ba, na hanggang December daw, saka pa lang magtalaga pagka wala na yung mga, mukhang tatanggalin na lahat. Yung mga, di ba sabi ni, may nagsabi na hanggang para hindi naman masama ang Pasko, yung mga datihang na direktor hanggang December. Patatapusin lang yung December naman para makakuha pa ng 13 month para masaya ang Pasko. Parang ganon. Kaya yun, ang sabi ni Kellogg's na may mga tao pa raw si Senator Bongo. Anong klaseng pag-iisip yan? Sabi ganon. Brother Roman, kung pwede, sabi naman ni Ana Kagway, kung pwede po sana, focus na lang din Ma'am Marlica kay app. Ay, focus na lang din Ma'am Maharlika kay Apo FLM, pero okay lang din batikusin government. Focus ako kay Apo FLM. Eh wala po gaanong news ngayon dahil news blackout nga po yung kanyang kaso. Bawal daw itapik muna. Pero okay lang din batikusin government lahat na nakakadismayadong ano ba itong mga ano mo, hindi mo inaayos. Kontratatay the stronghold man of Asia, Philippines. Eh di ba pagkakaiba si Raulong Kembot Bulating tapang-tapang tago-tago. Ano to? Iritan. Super Ate Aimee. Magalit. Huliin mo sa, na sila. Biblical God. To the congregatin. Na ba yan? Patayin nyo nga sila sa aking harapan. Opo. Kay Apo Diyos, the truth. Kay FLM, nagpakat. Truth. The testament. Abolition means of Apo Perdis. Protection for his beloved first family, kundi todas silang lahat. So much they need to appreciate highly cognize and praise the Lord of hosts for the presence of Apo FLM, God perfect, amen. God prepared, amen. Adios po. Ayun naman, ang hirap pa basahin yung mga sinasabi mo. Ana Kagway, sabi naman ni Gemma Prutas, ang vaccine ay may poison kapag mahina ka, tepok ka. Ayun na nga. Hindi, ang vaccine kasi talaga po. Ano po yan talaga? Virus na, live virus po yan na isinasaksak sa'yo. Para magkaroon ka ng yung
immune system, labanan mo yung virus na yon, pag nalabanan mo, yun na yung resistance mo. Live virus talaga yung isasaksak sa'yo. Yun po yun. Ganun po ang talagang vaccine. Kaya hindi nga po ako nagpatusok niyan. Ayun mga guys, at hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carinuel TV. Ako'y magbabalik.